Kung ang plano ni Elon Musk ay magtayo ng kolonya ng tao sa Mars, ibig sabihin, naroon ang intensyon na mag-reproduce o magparami ng tao sa planetang Mars. Ano kaya ang magiging itsura ng mga future Martians na bunga ng ibang kondisyon sa planetang Mars? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hey guys, this is Madam Info, welcoming you to this channel. If this is your first time here, please consider subscribing by clicking the subscribe button below. Pakiclick na din po ang bell button para malaman ninyo agad kapag may bago tayong video na makapagbibigay ng mga kamangha-manghang kaalaman, lalo na tungkol sa science at mystery. September 27, 2016, sa pagpupulong ng International Astronautical Congress sa Guadalajara, Mexico, nagsalita si Elon Musk upang i-announce ang kanyang napakatapang na plano na magtayo ng syudad sa Mars. I think there are really two fundamental paths. History is going to bifurcate along two directions. One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. I don't have an immediate doomsday prophecy, but eventually history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a space-faring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Yes? Naniniwala si Elon na ayon sa kasaysayan, ang Earth ay nahaharap sa posibleng pagkagunaw at pagtatapos ng sangkatauhan o extinction. Pwedeng ito ay resulta ng pagbagsak ng asteroid, gerang nuklear, malaking pagsabog ng bulkan o matinding pandemya. Habang hindi pa ito nangyayari, dalawa ang pwede nating gawin. Ang isa ay manatili tayo sa Earth hanggang sa mangyari ang sinasabing doomsday. Ang alternatibo naman ay ang lumabas tayo sa Earth at siguraduhing mapepreserba ang sangkatauhan. Sa madaling salita, ang maging multi-planet species tayo at ito ang gustong mangyari ni Elon. Ang napili niyang pagtatayuan ng unang kolonya ng tao sa labas ng Earth ay ang planetang Mars. Mayroon na akong mga naunang video na tinatalakay ng mas detalyado kung bakit Mars ang napiling lugar ni Elon at kung paano isa sa katuparan ng SpaceX ang pagtatayo ng kolonya sa Mars. Kung hindi nyo pa napanood ang mga iyon, ay pwede ninyong i-click ang mga links sa description sa ibaba. Pero ang pinakabuod nito, Mars kasi ang pinakamalapit sa Earth, ito ang pinakasingkatulad ng ating mundo kumpara sa ibang planeta, at may mga resources sa Mars na pwedeng pagkuhanan ng tubig at gasolina. 2024 ang target ni Elon na makapagpadala ng mga tao sa Mars gamit ang spacecraft na Starship. Mga 4-7 buwan ang paglalakbay at sa 2025 ay makakapag-landing na ang mga unang tao sa Mars. Patuloy na magbibiyahe ang mga starships upang humakot pa ng mga tao hanggang makabuo na nga ng kolonya sa Mars sa 2050. Ibig sabihin, may mga taong permanente nang maninirahan doon, magkakapamilya at magkakaanak. Hindi ganoon kasimple ang pagkakaroon ng anak sa Mars. May mga kondisyon sa Mars na sadyang iba sa kondisyon natin dito sa Earth na lubhang makakaapekto sa isisilang na sanggol sa Mars. Unang-una na, ang mas mahinang gravity sa Mars kaysa sa Earth. Ang gravity sa Mars ay mga 1/3 lang ng sa Earth. Ikalawa, ang mataas na level ng radiation sa Mars. Dahil sa kawalan ng magnetosphere at napakanipis na atmosphere na nagpoprotekta dito, madaling nakakapasok ang mga high-energy cosmic rays, ultraviolet radiation, at solar particles sa Mars. Ang mga taong ipapadala sa Mars ay pwedeng makatanggap ng radiation na 700 times na mas mataas kaysa sa atin dito sa Earth. Ikatlo ang kakulangan ng oxygen sa Mars at ang ikaapat ay ang kawalan ng mikrobyo sa planeta. Ang lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng pagbabago sa pisikal na kaanyuan at proseso sa katawan ng mga susunod na henerasyon ng mga nilalang na mabubuhay sa Mars. Ibig sabihin, maaaring magkaroon ng evolution ng isang panibagong species ng tao.
Sa International Space Station o ISS na nga lang na mas malapit sa Earth kaysa sa Mars, malaki na ang ipinagbabago ng astronaut pagbalik nito sa Earth. Si Scott Kelly, isang retired NASA astronaut, ay nanatili sa ISS ng isang taon. Dahil walang gravity sa ISS, humina ang kanyang buto at muscles at lumaki ang puwang sa kanyang vertebrae, kaya tumangkad siya ng 2 inches. Ikinumpara rin ang DNA niya bago siya umalis at pagbalik niya sa Earth. Ikinumpara rin ito sa DNA ng identical twin niya na si Mark Kelly, na isa ring retired NASA astronaut. Nakita ang kaibahan ng before and after ni Scott at ang pagkakaiba nila ni Mark pagbalik ni Scott sa Earth. Ang ating species ay tinatawag na Homo sapiens, na salitang Latin na ang ibig sabihin ay wise man o taong marunong. Ang Homo sapiens ay isa lang sa maraming species na kabilang sa isang grupo ng genus na tinatawag na Homo, pero tayo na lang sa mga species na ito ang buhay at ang iba ay puro extinct na. Kung paniniwalaan natin ang mga eksperto sa larangan ng human evolution, ang ating mga ninuno na nabuhay sa mundo mga 6 na milyong taon na ang nakararaan ay iba ang kaanyuan. Sa pagdaan ng panahon ay nag-iba ng nag-iba ang itsura at kaugalian nila hanggang sa kung ano na tayo ngayon. Ang ebidensya ng mga scientist tungkol dito ay mga libo-libong fossils na nahukay ng mga mananaliksik na dumaan sa mga prosesong tumutukoy sa edad ng fossil. Narito ang 5 lamang sa napakaraming bungo ng mga naunang tao na natagpuan sa iba't ibang lugar. Makikita dito ang pagkakaiba-iba ng anyo ng mga bungo na ito. Kapansin-pansin na mula sa mas matatandang species ay palaki ng palaki ang bungo, kaya't gayon din ang utak na nasa loob nito. Mula sa binuong skeleton galing sa mga pirapirasong nahukay na buto ng mga naunang species ng tao, nakuhang gawa ng illustration o modelo ng mga eksperto ang posibleng itsura ng mga ito. Kung ang mga naunang nilalang na nabuhay ng mga 6 na milyong taon nang nakalipas ay gumagamit ng 4 na paa sa paglalakad na kaparehas ng mga chimpanzee sa panahon natin, dumating ang panahong 2 paa na lang ang gamit ng mga sumunod na species, habang ang 2 kamay ay ginamit nila sa paghawak o pagbubuhat ng mga bagay. Ito ang pagiging bipedal na siyang ginagawa na natin ngayon. Alam niyo bang nang ikinumpara ang DNA ng tao at ng chimpanzee, lumabas sa resulta na 98.8% itong magka-match o magkapareho? Syempre ayaw naman nating tanggapin na galing tayo sa unggoy, di ba? Pero heto at sinasabi ng siyensya na malapit na kamag-anak natin sila. Ang pangyayaring ito kung saan nagkakaroon ng panibagong species na may ibang kaanyuan mula sa mga nauna sa pagdaan ng panahon ay ang prosesong tinatawag nating evolution. Noong 1859 ay ipinaliwanag ni Charles Darwin sa kanyang Theory of Evolution by Natural Selection na ang isang bagong species ay pwedeng umusbong mula sa nauna bilang resulta ng pakikibagay nito sa kanyang kapaligiran para mag-survive. Isinulat niya ang teoryang ito sa kanyang aklat na On the Origin of Species. Si Charles Darwin nga pala ang tinaguriang father of evolution. Ang natural selection ay tinatawag ding survival of the fittest. Sa Tagalog, matirang matibay. Yaong mga kayang mag-adjust upang makasurvive at maipagpatuloy ang lahi ang siyang may advantage o kalamangan sa iba. Ang advantage na ito na taglay ng magulang ay maipapasa niya sa kanyang mga anak hanggang pagdating ng panahon, ang mga natitirang populasyon ay ang mga piling individual na kinaya ang kondisyon sa kanilang tinitirhan. Sila ang mga natirang naturally selected na magpatuloy ng buhay. Nag-evolve ang species nila sa kung ano na ang taglay na katangian ng mga natirang populasyon. Isang aplikasyon ng teoryang ito ay ang abilidad ng mga badyaw na manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal kaysa sa karaniwang tao. Ang mga badyaw na nakatira sa mga baybayin ng Pilipinas, Indonesia, Thailand at Malaysia ay kayang manatili ng 13 minutes sa ilalim ng tubig upang makahuli ng isda at makakuha ng shellfish na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Tayo siguro ay ni hindi pa makatagal ng 1 minuto.
Nadiskubre ng mga scientists na ang sikreto pala ng mga badyaw ay ang pagkakaroon ng mas malalaking lapay kaysa sa average na tao. Ito ang tumutulong na mag-sustain ng oxygen sa kanilang katawan habang nasa ilalim. Ang abilidad na ito na galing pa sa mas mga nakatatandang badyaw na libo-libong taon nang naninirahan malapit sa mga dagat ay naipasa sa mga nakababata kaya't karamihan kung hindi man lahat sa kanilang lahi ay mayroon nito. Ang isa pang nakakaapekto sa evolution ay ang tinatawag na mutation. Ito ay ang pagbabago ng DNA sequence na bumubuo ng gene sanhi ng radiation, chemical, virus o carcinogen, ang sangkap na nagiging sanhi ng cancer. Ang DNA ay parang barcode ng isang organismo. Pwede nitong ma-identify o kilalanin ang bawat individual dahil sa pagiging unique nito, maliban na lang sa kaso ng identical twins na may parehong DNA. Isang posibleng halimbawa ng mutation ang mga nakatira sa Tibetan Plateau na ang kinalalagyan ay may taas na 4,000 meters above sea level. Sa ganito kataas na lugar, ang oxygen ay mas mababa ng mga 40% kaysa sa ating kinalalagyan at ang ultraviolet radiation doon mula sa araw ay mas matindi. Pero nakuha ng mga 5 milyong taong nakatira doon na mag-adjust sa ganitong kondisyon. Sa pag-aaral ng mga scientists, nakita nila na nagkaroon ng pagbabago sa genes ng mga Tibetans kaya sila nakasurvive at lumalabas na nagkaroon ng mutation. Bakit ko nga ba kailangang banggitin muna ang mga ito, ang evolution, ang natural selection at mutation? Kasi ito ang posibleng mangyari sa Mars. Ayon kay Professor Scott Solomon, isang evolutionary biologist na nagtuturo sa Rice University sa Houston, Texas, base sa kaalaman natin tungkol sa evolution, ay kaya nating gumawa ng prediksyon sa kung paanong ang mga tao sa Mars ay magbabago. Ang kakaibang kapaligiran sa planetang ito at ang pagkakabukod o isolation ng mga titira dito ay pwedeng magresulta sa evolution ng panibagong species sanhi ng natural selection at mutation. Heto ang kalimitang paglalarawan natin sa isang Martian. Berde ang kulay, kakaiba ang hugis ng ulo at mukha, at payat ang pangangatawan. Noong 2003, natagpuan ito sa bayan ng La Noria sa disyerto ng Atacama sa Chile, kaya binigyan siya ng palayaw na Ata. May mga nag-akalang si Ata ay mummy ng isang alien. Nang ginawa ng DNA analysis si Ata, nakita na ang DNA niya ay nag-match ng 98% sa tao. Pero nakitaan din ng maraming mutation sa kanyang mga genes na lumikha ng mga diferensya sa kanyang buto, gaya ng scoliosis at skeletal dysplasia. Nahirapan ang mga scientists na ipaliwanag ang napakaraming mutations na nangyari kay Ata, pero ang lugar kung saan siya natagpuan ay posibleng may kinalaman dito, ang bayan na may mga abandonadong minahan ng nitrate. Ang pagkaka-expose sa nitrate ay pwedeng magdulot ng mutation. Pero ayon sa pag-aaral ni Professor Solomon, hindi ang mga iyan ang posibleng maging itsura ng mga future Martians, kundi ganito. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang malaking ulo ay dulot ng paraan ng panganganak. Ang mas mababang gravity sa Mars ay pwedeng magresulta sa mas mahinang buto ng mga tao doon. Ang isang buntis ay malalagay sa peligro kung manganganak siya sa natural na paraan dahil ang mahinang pelvic bone niya ay pwedeng madaling mabiyak. Bunga nito, malamang ay puro cesarean section ang maging paraan ng panganganak sa Mars. Ang laki ng ating ulo ay nalilimitahan sa maliit na daanan ng birth canal ng ating nanay. Kaya kung ang mga sanggol sa Mars ay hindi nadadaan dito, posibleng mas malalaki ang maging ulo nila. Pinatunayan ng isang pag-aaral na ang laki ng ulo ng sanggol ay may kaugnayan sa daanan nito nang siya ay ipanganak. Ayon sa pangkat ng mga researchers na nagsagawa ng pag-aaral, ditong mga nakaraang dekada ay mas malimit na gawin ang cesarean section sa panganganak sa halip na natural na paraan. Dahil dito, nakita nila na mas nagiging malaki ang ulo ng mga bagong panganak at ito ay senyales ng pagbabago sa human evolution.
Ang malalaki at matatag na buto naman ay bunga ng natural selection dahil nga sa kakulangan ng gravity na magreresulta sa mas mahihina at mas maliliit na buto, ang mga may mas matitibay na buto na kayang tumagal na mabuhay sa Mars at makapagsilang ng mga anak ang siyang lamang na kayang magpatuloy ng buhay doon at magpasa ng ganitong katangian sa kanilang anak. Dahil sa natural selection, mag-e-evolve ang mga nilalang na ito sa species na may matitibay at malalaking buto. Ang mas malalaking mata ay dahil sa pagkakaiba ng liwanag ng araw sa Mars at sa Earth. Dahil mas malayo ang araw sa Mars kaysa dito sa Earth, iba ang level ng liwanag doon sa nakasanayan natin dito. Ang katanghali ang tapat sa Mars ay parang isang maulap na araw lang dito sa Earth. Ang kaibahang ito ay magdudulot din ng kaibahan ng pagproseso ng liwanag ng kanilang mata na pwedeng magresulta ng mas malalaking mata kaysa sa mga tao sa Earth. Ang matingkad na orange na kulay ng balat ay panlaban sa malakas na radiation sa Mars. Dito sa Earth, ang skin pigment o kulay ng balat na eumelanin ang nagbibigay ng natural na proteksyon sa atin laban sa ultraviolet radiation. Mas dark ang kulay ng balat, mas malakas ang proteksyon. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang carotenoid ay nagbibigay proteksyon laban sa UV radiation. Ang carotenoid ay ang pigment na nagbibigay ng orange na kulay sa carrots. Sa ating mga tao, nakukuha natin ang carotenoid sa ating kinakain. Pero may isang klase ng insekto, isang species ng aphid, ay nagkaroon ng mga genes na nakapag-produce ng carotenoids. Kaya kung dati ay puro green ang mga aphids, ngayon ay mayroon ng species nito na kulay orange. Pwede rin itong mangyari sa mga tao sa Mars. Pwede silang makadevelop ng gene sa natural na paraan na makakapag-produce ng carotenoid. O sa pamamagitan ng mga makabagong techniques na pwedeng mag-edit ng genes gaya ng CRISPR, pwedeng bigyan na agad ang mga taong pupunta sa Mars ng genetic advantage gaya ng balat na kayang mag-produce ng carotenoid. Bukod sa pagbabago ng panlabas na kaanyuan, pwede ring magkaroon ng ibang mutations, halimbawa ang kakayahang huminga kahit kulang ang oxygen gaya ng nangyari sa mga naninirahan sa Tibetan Plateau. Kahit pa ba pwedeng magtayo ng mga istruktura sa ibabaw ng lupa man o underground na may sariling supply ng oxygen, ibang hangin pa rin ang malalanghap ng mga Martians kumpara dito sa Earth. Ang kawalan naman ng mikrobyo sa Mars ay maaaring magresulta ng kawalan ng immune system ng mga taga-Mars. Pero dahil nga walang mikrobyo o anumang microorganism sa Mars, wala ring sakit na madedevelop doon. Iyon ay kung walang dadalhin na kahit anong hayop doon. Alam nyo naman, ang mga hayop ay pwedeng maging host sa virus at sila ang pwedeng magdala ng virus na ito sa tao. Kaya kung ang magdadala ng tao sa Mars gaya ng SpaceX at NASA ay sisiguraduhin ang lahat ng taong dadalhin doon ay walang sakit at walang kahit anong microorganism na makakasama, makakalikha sila ng lugar kung saan ang flu, malaria, AIDS o kahit ano pang sakit ay alaala na lang ng nakaraan nila sa Earth. Pero ibig sabihin rin ito na hindi na pwedeng makapunta ang mga Martian na ito sa Earth. O kaya ay makipag-usap sa mga taga-Earth dahil hindi kakayanin ng immune system nila ang mikrobyo dito. Gaano nga ba katagal bago magkaroon ng bagong species ng tao sa Mars? Ayon kay Professor Solomon, dahil nga sa lakas ng radiation doon, mas mabilis din ang mutation at mas gagana ang natural selection. Kaya kumpara sa human evolution dito sa Earth na dumanas ng pagbabago sa loob ng milyon-milyong taon, baka nga ilang daan hanggang ilang libong taon lang ang mangyayaring evolution sa Mars. O baka mas mabilis pa kung ang mga Martians na mismo ang gagawa ng paraan para makapag-evolve at makasurvive sila. Ito nga ay sa pamamagitan ng teknolohiyang nabanggit ko kanina, ang CRISPR gene editing technology upang baguhin ang genes nila para sumang-ayon sa malupit na kondisyon sa Mars. Ang unang dahilan ni Elon Musk sa pagtatayo ng kolonya ng tao sa Mars ay ang patuloy na mag-survive ang ating species sakaling may katastropiyang mangyari sa Earth. Pero sa paglipat ng tao sa Mars, naroon ang malaking posibilidad na kinalaunan ibang species na ang magpapatuloy ng buhay doon.
Sa mga susunod nating videos ay ipagpapatuloy po natin ang serye ng mga Pilipinong nakapagtrabaho sa NASA at marami pa tayong planong interesting na topics na tatalakayin. Kaya abangan niyo po yan. Sana ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!